Hi guys! Welcome to my channel, Nazi here. So, the other day, pumunta ako ng Harrods and marami silang sale at the moment. Kaya ito, nakabili tayo ng konting items na from sale items. So, if you're interested what I got on sale, please stay tuned guys! Samahan niyo ako! So, eto guys, unahin natin itong nasa una. Ito, may nakita akong hat, baseball hat. Ang ganda niya guys, no? D-squared 2. Ayan, pang babae talaga siya. And hindi talaga ako mahilig sa mga pink hat, ganyan. Mahilig ako sa hat, pero not the colorful ones kasi ang hirap niyang i-pair sa mga outfit, ganyan. Pero may nakita ako sa online, outfit niya is parang naka-black lang, tapos pink ang ganda, or any denims. So, pwede naman pala siyang i-pair sa kahit na ano. So, yan siya, family business. Tapos, gusto ko rin yung lock niya kasi hindi siya yung parang plastic na, alam niyo yung cheap na, yung alam niyo yun nandito. So, yan. This is on sale for 54 pounds. Diba? Dati siyang 160, guys. Diba? D-squared 2. Yan yung brand niya. So, dati, hindi ko alam itong mga brand na to. Pero, ano siya? Parang, ano, designer. Mm-mm. So, at least, meron na akong designer na sombrero. My first designer sombrero na not ano ba, not very very expensive. So, di ba 160. Why nag-sale siya ng 109 before. Tapos down to 54 pounds, di ba? Not bad. And meron pang isang sombrero na Imperio Armani. So, gusto ko naman 'to kasi pwede mo siyang isuot anytime like everyday wear kasi yung kulay niya is navy blue. And this is on sale as well. Siyempre, alam niyo ng sale. Ay, hindi siya sale. Ah, sale siya. 39 pounds. Ayan. Pero wala siya nung red tag. Ewan ko kung yan yung original price niya. Kasi nakita ko lang to online and then I asked someone to buy it for me. So, ano to? Baseball hat na medium size. Ayan, kasi minsan mayroong maliliit na, alam nyo yun, maliit sa ulo ko. So, itong medium na yung pinili ko. And meron din siyang label dyan ng Emporio Armani. Ewan ko para saan itong barcode nila. Ganyan din siya sa loob. And then, ito palang pink. Wala siyang kahit na ano sa loob. Ito lang. Ayan, label niya. So, gusto ko talagang mag-invest sa mga hat ba. Kasi may mga hat ako, Adidas, Nike lang, ganun, Jordan. So, gusto ko yung parang medyo angat naman ng konti. Charot, nag-i-inart. Diba? Level up tayo minsan pag may time. At saka yung pink, gusto ko to, oh. Para siyang distress na baseball hat. Kita niyo ba? Ayaw mag-focus. So, one bag down. Unahin natin yung mga maliliit. Ito naman ang susunod natin. Dalawang items lang yun nandito. Which is makeup from MAC. Hindi sila gumamit ng paper bag na MAC. So, yan lang yung ginamit nila. And I bought a lipstick which is 13 pounds lang siya, guys. Diba? This is the MAC Cream Pearl Lip Pretty Boy. So, it used to be 18.50 pounds. Ayan. Ayoko siyang iswatch, guys, kasi may mga lipstick pa ako na hindi nagagamit. So, pang ano ko lang to. Spare. Ayan. Kita nyo naman yung kulay niya, no? So, bagong-bago talaga siya kahit on sale. Kasi yung mga ibang tinitignan ko nando, wala silang tester kasi. Meron nang nagsuswatch. Alam niyo, ino-open nila yung bago, tapos dinaswatch nila. Siyempre, ayaw mo na rin gamitin yun minsan or bilhin kasi hindi mo alam kung saan nila swinatch yun, kung sa lips nila or dito lang din sa kamay. Diba? And as usual, it comes with this bullet case. So, yan. Tsaka nagko-collect talaga ako, lalo pag naka-sale sila. So, pag next time na maubos yung lipstick ko na same color din, meron akong pamalit agad. At saka, mura pa. Diba?
The next item from MAC is this eyebrow siya, eyebrow pencil for 550, guys. Can you believe it? Diba? Wow. So yan. Brow liner. Ito, pwede nating iswatch kasi isinatch ko siya sa store kasi hindi ko alam, baka super light na naman yung color para sa brow ko. So, ito yung brow brush. And then, this is the pencil. Pen. Ayan siya. Kasi feeling ko parang super light. Pero sakto lang siya sa ano, guys. Sa kulay ng eyebrows ko. Ayan. Parang it looks so natural. Diba? So, anong-ano nito? Wala siyang shade. Omega. Omega pala yung shade niya. Just in case you want to get one for yourself kung nandito kayo sa London, guys. Sale pa siya sa Harrods for 550. Dati siyang 925. But I don't think na 925 siya dati. Kasi yung mga nabili kong eyebrow pencil from MAC, parang mga 18 pounds something or 22. Mga ganyan. Wala kong mabibiling 925 or 550 from MAC. Not unless naka-sale sila. So, ito yung dati ko nang nabili from MAC. MAC. So, mas darker talaga yung shade niya. Kumpara dito. Ayan. And I think itong mas darker, mas sobra namang super fake siyang tignan sa eyebrows ko. So, I think itong isa, super natural look lang. So, dito ko nilalagay yung mga hindi ko pa nagamit na shade. Ayan siya, guys. So, let's drag this big box. Ay, meron pa pala sombrero dito. Bale, nilagay ko na lang siya sa isang bag. So, it's actually from Maje. Ano ba i-pronounce yan, guys? First time ko kasing bumili sa brand na to. And it's a luxury brand din. Pero isa lang ang nabili ko dyan, which is another hat. Kaya, ewan ko ba, guys, parang mayroon akong addiction for, ano ngayon, luxury brand na hat. So, yan. Talagang, they wrap it well with that paper. Meron pa siyang Harrods na seal. So, ito siya, ang cute. So, finally, nagagamit ko na siya kasi I think 1 month na to na andyan. So, hindi ko minsanan binili itong mga things from Harrods. Parang last week, binili ko yung dalawa maliliit na bag and then this one last month pa. So, another black hat na you can pair it with anything. Black is universal. So, yan. May studs siya dyan and then here. Diba? Tapos meron siya ng brand label. And then the care label. Ang ganda ng quality. Plastic siya, guys. Hindi siya paper. So, yan. The price is not here, but I got it for, ano din to? Parang 69 pounds. Oo. Sale siya. So, diba? Hindi ako bibili dati ng mga ganitong hat. No way. Pero, syempre, parang I deserve naman to invest in those luxurious items kasi I work hard naman, di ba? So, parang kailangan ko ring i-reward. Rewardan yung sarili ko. So, yan siya, guys. And ganito naman yung sa likod niya. Ayan lang, in time baka pwedeng, alam niyo yun, mag-lose yung stickiness. Huwag naman sana. So, yan. Ito ang mga tatlong hats ko, guys. At least meron na akong mga matitinong hats. So, yan. 1, 2, 3. So, ito lang yung mga hats ko before. Ayan. Konting-konti lang talaga. Kaya gustong-gusto kong mag-invest sa nice hats. And very good quality. Ito, very good quality naman talaga ang Nike and Adidas, diba? Total, mainit din ngayon, summer. Magagamit ko yan. And I bought myself a pair of shoes. Veha. Bahala na kayo sa pag-pronounce ko, guys. Kasi first time ko talagang bumili ng mga brand na to. So, yan. Hindi ko talaga alam.
since 2005 pa pala to. And marami akong nakikitang gumagamit ng ganito na parang ang style niya is yung Adidas Superstar. Gusto ko yon, kaya lang hindi siya naka-sale. And ito talaga yung naka-sale for 89 pounds. Kaya ito yung kinuha ko, guys. Maganda naman siya. Oh. Parang high cut siya ng konti. Yan, pink. Ang ganda ng color combination niya, no. Tapos yan. It used to be 100 something. Hindi ko bibili ito ng 100 something, guys. Well, this is in size 5, 38. So, yan. So, it's also nice to invest with, ano ba, good pair of shoes. Para hindi lang tayo yung laging Adidas, Nike, Jordan. Yun kasi yung mga gustong-gusto kong brand before. And hindi pa talaga ako bumibili ng mga super mamahalin na shoes. Kasi naniwala ako na, alam niyo yun, parang it's not good to invest with a pair of shoes na sobrang mamahalin. Kasi nadudumihan siya, madaling masira. So why not? This is not very expensive anyway. So middle class. Charot! Hindi ko pa ito na-try sa pako, but hopefully, kasha siya, size 5. So, meron din siyang Veha dito. Ayan, V. At saka marami akong nakikitang nagsusuot ng mga Veha shoes recently, ah. Umuuso siya recently talaga. Saka ang ganda ng quality niya. Oh. Matigas siya dito. So, I think tatagal naman tong shoes na to. So, punta na tayo dito sa malaking box. Ito, guys. Palms Angels. Ang ganda ng box niya, no? Sale lang din to, guys. Lahat yan, sale. From Harrods. Wow, meron siyang dust bag. Ngayon ko lang din inopen to. Kasi yung iba nga items dito, pinabili ko lang talaga. Kasi walang time pumunta ng Harrods. And ayoko naman na-miss yung mga items na to. Kasi na-browse ko sila online. So, tinitignan ko yung ano, like, para ako may personal shopper, diba? Sure! So, tanggalin natin yung dust bag. Ayan siya. Slider siya, guys. Red na slider. So, tignan natin. Tanggalin natin sa box. So, ayan. Dati, pang ano lang ako, guys. Adidas na slider. Ayan. Palms, tapos angels. So, meron lang siyang, ano, shape keeper. So, itago lang natin. But, let's show it to you guys na walang ganon. So, meron din siyang embossed na palms, angels. Parang katulad lang din siya ng Adidas, guys, yung quality niya. But, of course, you're just buying the brand. Different brand. So, yan. This is in size 39, size 6 siya, but I am normally size 5. Pero, sakto lang siya sa paa ko, guys. Ta-da! Gusto ko rin bumili, mag-invest sa, alam niyo yung Gucci or any, ano ba, luxurious items na sliders. Pero, sobrang mahal. Like, 300 something, 400... Ganyan. So, nakita ko tong Palms Angels. Dati siyang 160 yata. Wala na rin yung price. Dito sa ba? Ayun yung price pala. 120 siya before. Ayun, mag-focus. Ayan, 120 siya before. I got it on sale for 60 pounds. Diba? 60 pounds na lang, guys. Gusto ko yung navy blue nito, but they ran out of my size. Kaya, yan na lang ang nabili. Okay na lang yung quality niya. And, panglabas ko lang dun, ito na parang hindi siya everyday. Parang ganun kasi ako, ayoko silang lumain masyado. So, yan. Palms Angels. Gusto ko rin mag-collect pa ng more Palms Angels. Like, damit, ganun. Kasi pag nagsisale din sila, 100 something, 200 something, diba? Pounds, guys, ha? So, yan. Kumpara sa mga ibang brands, diba?
So, okay na ako dito. Affordable naman. Nang konti. Pag sale. Pero pag full price, hindi ko siya bibilin for 120 pounds, no? Pasensya na kayo sa paa ko, guys. Ang pangit. So, diba? Cute naman siya sa paa. Hindi pa tayo nakakapaglinis ng kuko. And dahil maganda ang report ni Amber from school, meron naman akong binili sa kanya. Kasi may nakita siya at nagustuhan talaga niya sa shop. So, yan. DMs. Dr. Martens. And nagamit niya na to. Ngayon ko lang i-unbox. Pero nagamit niya na to, guys. Kasi super excited talaga siya. Alam niyo yung pagpili niya talaga. Sobrang na-excite siyang isuot. Like, 24 hours pwede niyang isuot. Kulang na lang itamtulog pa niya, guys. Ganun siyang bata. Super, ano, appreciative. Ayan. So, this is in size 2. Kahit malaki na siya, guys. Size 1 pa lang si Amber. Pero, yung size 13 kasi nila, mabilis na niyang maliliitan. So, itong size 2, okay pa sana next year pa, sabi ko, nagagamitin niya. Pero, excited talaga siyang gamitin, guys. Ayan, medyo malaki talaga siya for her at the moment. So, okay naman na mas malaki yung size ng shoes or any footwear para sa mga anak nyo kasi mabilis lumaki yung mga paa nila. And yan, DMs, you can never go wrong. So, 35 pounds na lang, guys. Dati siyang 80 pounds, diba? In size 2. So, this is great for her pag winter na papasok sa school. Kasi sa school nila, guys, hindi naman sila, ano, stricto sa kung anong shoes ang isusuot mo talaga. So, yan, pwede niyang isuot ito next year din. Kasi ngayon, patapos na ang school year. So, 1 week na lang sila sa school. And yan, di ba, guys? Tingnan niya naman mag-model-model siya dyan. So, yan lang ang ating haul for today, guys. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please don't forget to smash that like button and subscribe to my channel kasi nag-feature ako ng mga hauls and unboxing videos in my channel. Tapos, pag pupunta kami ng holiday, but at the moment, hindi pa kami nakakapag-holiday kaya wala tayong recent holiday vlogs. So that's all for today, guys. Thanks so much for watching. See you in my next video. Bye!